Hello. So ayan, katapos ko lang magtrabaho. I mean, kakarating ko lang galing sa trabaho. So ilamos na ako and everything. Ngayon nagluto naman yung asawa ko ng spaghetti bolognese. Ayan. So ito yun. Ito yung sauce. Actually, naluto na siya. Meron akong dagdagan ko lang siya dito. Nag-start na kasi ako kumain, kaya ganito na yung niya laman. So ito yun, spaghetti bolognese. Then, lagay tayo ng wine konti. Dagdagan lang natin. So ayan. Pagod na ako galing sa trabaho. Yung trabaho ko, 12 hours. Not every day naman, pero every other weekdays and every other weekend. So, this is my dinner. Every time kasi after ng work, alam ng asawa ko na stress ako dahil pagdating ng bahay talagang mag-complain ako lagi dahil nga dahil sa mga kasama ko and everything. So ayun, dahil nga doon na-stress ako sa trabaho, sobrang nakakapagod talaga mentally, physically. Talagang drain na drain ako. And then, ano pala to? May maraming cheese. So yun nga, sabi ko sa kanya, may mga kasama kasi ko sa trabaho na talagang tamad, mga paipal, mga sip-sip, mga traidor, yung mga ganun mga klaseng tao sa trabaho. Kaya talagang today parang super stress ko, pero ayun naman, worth it naman pag uwi ng bahay dahil pinagluto niya ako. Otherwise, kung walang pagkain pag uwi ko, talagang mas lalo ko ma-stress. Ganun. So yun, yun lang naman para akong ako kasi pagdating sa trabaho talaga gusto ko magtrabaho talaga ng trabaho, gawin yung trabaho ng maayos, mabilis pero safe. At saka gusto ko yung hindi ayokong nagmamadali dahil nga yung trabaho naman laging andyan yan. So hindi mo kailangan magmadali basta ginawa mo lang yung trabaho ng tama. Sa mga magtatanong sa inyo kung anong trabaho ko dito sa England. By the way, andito po ako sa England ngayon nakatira. And then, yung trabaho ko po dito ay isang caregiver. So talagang pag sinabi nating caregiver, talagang physically talagang and mentally talagang yun yung puhunan mo dun. So dahil nga minsan hindi natin maiwasan may mga katrabaho tayong mga alam nyo na mga pasaway. So talagang ma-stress ka. So kailangan mo rin talagang mentally ready ka para to face the challenges sa mga katrabaho mo. So yes, so yung trabaho ko naman is 12 hours a day. Kung like what I've said, hindi siya everyday na 12 hours. Meron din ako mga off days in between sa isang linggo. Ang aga ko magising kasi yung trabaho ko is from 8 morning until 8 ng gabi. So kailangan mo talagang maaga kang gumising. Tapos mag-prepare. Talagang na-stress ka pa dahil may mga kasama kang akala mo mga kaibigan mo. Yung mga ganun sa trabaho. I think normal yan kahit saan naman. Akala mo mga kaibigan mo na talagang dahil nga halos araw-araw kayo nakikita tapos nag-uusap ganun. But then at the end of the day talagang pinagpiestahan ka pala. Ganun. So anyway, yun na nga. 12 hours ako tapos 8 to 8 yung work ko.
minsan sa isang linggo, meron akong tatlong araw o limang araw, ganun. Tapos, another, the next week naman, meron ako mga three days, mga ganun. So, yan, kaya naman yung trabaho. It's just, may mga, yung mga kasama mo. Yun talaga kasi, magmamatter kasi talaga yung mga kasama mo eh. Kaya minsan na-stress ka, pasensya na yung eyes ko eh, talagang pagod eh. Pero lagi ko sinasabi na pupunta ako ng trabaho para gawin yung trabaho ng maayos, tapos magkasahod, magkapera. Yun naman ang purpose natin bakit tayo natatrabaho eh. But then, you know, ang pinaka-importante naman dun is talagang ginagawa mo ng trabaho, mabuti yung trabaho mo, and then binibigay mo yung 100% na service dun sa mga client mo, sa mga pasyente nyo. Ganun naman yun. So, yun yung pinaka-importante. Yung mga, kumbaga yung mga tao na sa paligid mo lang, yung mga kasama mo sa trabaho, na mga medyo pasaway, parang naging ano na lang sila sa trabaho mo eh, parang, you know, parang decoration lang, ganun. Kaya wag niyong isipin. Pero minsan talaga hindi mo ma... Sabi ko nga, ang dali-dali sabihin na wag mo isipin. Pero talagang di mo maiwasan eh. Kailangan kasi talaga, strong ka dapat talaga mentally. Lalo na sa trabaho namin as a caregiver. So yan, hugas tayo ng mga pinakainan natin. Yan. Uy, mabilis lang naman to eh. Yan. Ayaw ko kasi magtambak yung mga hugasin dito eh. Gusto ko talaga malinis yung kusina. Ayan. Ayan. Buti na lang after ko nakakain, naging okay-okay na ako ngayon. Siguro nga dahil sa pagod din, kaya ako na sobrang stress talaga. Pero ganun talaga. Ganun ang buhay sa abroad. Hindi madali. Talagang kailangan mo magtrabaho na bunga dito para ano, para mabuhay. Ganyan. Bawal tamad kasi dito eh. Kaya kailangan natin talaga mag-sikap. Ganyan. Isipin nyo pag galing kayo ng trabaho na sobrang like all day, like 12 hours. Tapos pagdating nyo ng bahay, kailangan nyo pa magluto ng pagkain. Kahit medyo late na dahil syempre kakain ka. Hindi ka naman matulog na gutom. Ayan. So yun. Buti day off ko naman bukas eh. Kaya medyo makapagpahinga naman ako. Ayan. So yan, tapos na maghugas. So yan, kukunin natin yung na-frozen kasi to. Yung ref ko, nilinis ko na. Kaya wala na masyadong laman. So meron akong ano dito, pork. Gagawa ako ng lumpia kasi bukas. Tapos may nabili akong wrapper dito sa, doon sa ano, sa Asian shop ito. Yan, nabili ko. So, bukas gagawa ako ng
lumpia dahil na-miss ko nang kumain ng lumpia. Kasi lately, di ba, Christmas dito sa UK kasi, Christmas kasi dito sa England is, kadalasan yung kinakain is bread, cheese, mga fruits, mga ganyan. So, parang na-miss ko yung rice, na-miss ko yung lumpia, na-miss ko yung pansit, adobo. So, gagawa ako nito. Kasi frozen to, kaya ilabas ko na lang muna dito sa ano. Dahil ayaw kong matagalan bukas. And then, yan, dami kong magnets and everything. And then, gusto ko rin magluto ako ng ano. Yan, ito naman, ang daming mga laman sa freezer. Gusto ko magluto ng ano bukas, ng adobo. Adobong baboy. Ayan. Meron akong ano dito. Pork belly. Ayan, ito. Pork belly. So, ayan. May pork belly dito. Gawin ko siyang adobo bukas. At ilabas ko rin to para ano, ilabas ko para hindi siya ma-frozen talaga. Okay lang naman dito kasi malamig naman yung weather. So, okay lang yun nasa labas ng freezer kasi winter naman dito, malamig yung weather. So, okay. Safe yan. Basta ano lang, huwag nito, parang frozen kasi. Ayoko namang lutuin siyang frozen. So, yun. So, magluto ako bukas ng ano, ng lumpia, adobo, and then, pag may time pa, gagawa din ako ng pansit. And then, rice. Anyway, i-vlog ko naman yung mga lulutuin ko, so, mapapanood nyo. Sana naman mag-subscribe kayo, ano, sa channel ko. Bago lang naman kasi ako dito sa YouTube, eh. I mean, matagal na yung account ko, pero, bago lang ako parang nag-video-video, ganyan. Dahil, lagi naman akong busy sa trabaho kasi eh. Ayan. So, sana mag-subscribe naman kayo, mapanood yung mga video ko para naman dadami yung mga subscribers ko. Yan. Wala kasi akong magawa dito, lalo na pag nasa abroad ka talaga. Sa totoo lang, pag nasa abroad yung mga, like, mga Filipino, dahil nga, minsan yung iba mag-isa lang sa bahay, tapos yung iba naman yung mga partner nila ilaging busy sa trabaho kaya wala silang magawa. Kaya nagwi-video-video na lang. Nagbo-vlog ganyan sa Facebook or YouTube. Bye.